What's up, guys? It's your boy, Mikee Reyes. And I'm CK. Magaling pa si Javi sa'yo sa ganun. Inaalala ko pa. Like, mas magaling sa'yo si Javi sumakto kung kailan papasok. Congrats, Javi. De, pero, it's been a while kasi. It's been a while. And now we're gonna release another episode of Sa Totoo Lang for the first time in so long. I don't know why. We went to Kumu for the live streams of Sa Totoo Lang, pero iba pa din pag may recorded eh. Yep. And now we can actually get topics from people. Pumunta ako actually sa ano? Sa Shoot First community. Pasensya na. Sa Shoot First community. I know this is not basketball related, pero community ko yun eh. So, pwede ko gawin gusto kong gawin. Yan, madami naman sumagot sa kanila. Maraming sumagot. Mukha namang mga... Yeah. So, we wanted to get topic suggestions. I mean, sa totoo lang, it's not about basketball. Obviously, it's about life, love, relationships, career, realizations, and all those things. Anything under the sun, actually. So, ayun. Mm-hmm. I wanted a... Kumbaga, hindi naman basketball ang pag-uusapan. Kaya gusto kong bumalik dito. Ikaw naman, wag naman work. So, yeah. Diba? So, tutuloy natin to. Hopefully, we can make episodes as often as we can and just talk about whatever. Para dun sa mga fans or supporters or viewers nang sa totoo lang na hindi naman talaga nanonood ng Shoot First or wala sa Shoot First community, you can leave your topic suggestions in the comment section and yung mga, ano pa ba? Yung mga gusto ninyong mapag-usapan dito. Mm-hmm. Alright. First topic natin from the Shoot First community. This is coming from Christopher O. De Leon. Babe, totoo ba ang 3-month rule? No. Ay, grabe sinagot agad. Relax. Relax. Explain muna natin kung anong 3-month rule. No. Para sa mga hindi nanood ng One More Chance, which by the way, hindi ko maiintindihan kung hindi kayo nanood ng One More Chance. Pero ang 3-month rule, ang nagpauso talaga niyan, si John Lloyd. Ah, si Popoy tsaka si Basha. Si Popoy tsaka si Basha. Yung 3-month rule na yan. I didn't know that it came from... Oh, it came from there kasi... 'Di ba yung nakaka-break lang nila tas akala ni Popoy sila na ni Derek Ramsey pero hindi naman ever naging sila. Mm-hmm. Tapos parang sinabi niya dapat 3 months bag. So yung 3 month rule is pag hiwalay ninyo ng ex mo or former basta ng partner mo, you have to wait 3 months to go out with someone else. Wait to go out or to go out? Go out lang? You need to wait 3 months? Oh, de, sige, maybe not go out. Pero to be in a new relationship, you have to wait 3 months. Yun yung 3-month rule na nauso nung lumabas yung One More Chance with Popoy and Basha. So, is that true? No, again, no. No. Bakit hindi? I don't believe in it. Bakit? Hindi ba pag may past relationship ka? Kasi yung sinasabi nila parang out of respect. Parang ganun. Well, I don't know. Maybe it doesn't apply to everyone, but I do know that there are a lot of people na even before breaking up with another person, they're already done with the relationship. Grabe ka naman. No, kasi naman babe, babe, honestly, aminan natin, may mga tao na ganun na talagang sinagad nila before they broke up with the other person. Kumbaga parang, ano na siya, pagod na siya. Pagod na siya even before he or she broke up with his or her partner. So, kumbaga, even before breaking up with the person, done na siya. So, wala na siya. And if he or she does find another person within, let's say, a month or two, parang it's fine. Like, hindi ko gets kasi, honestly, hindi ko gets para saan yung 3 months. Sabi ko, sila yung tama mo, hindi ako eh. Ba't ako parang, ako yung na-atake sa'yo eh. Hindi ko gets. Honestly, guys, like, I can't remember myself even when I was in college or high school na sinasabi, uy, may 3-month rule. Parang di, never ako naniwala sa 3-month rule. Like, okay. I just don't. When I first, nung nagkakilala tayo, I just got out of a relationship. So, hindi ako sumunod sa 3-month rule, obviously. Was that the first time? Hindi rin. I have 3 exes. Hindi, pero nung naghiwalay kami nung long-term ex ko, medyo mas ano ko nun, mas hurting. Mas may pinagdaanan akong moving on stage nun. Because that was a, alam mo to, that was a 9-year relationship.
The second one. The second one, umalis eh. Nag-migrate. So, hindi rin. What do you mean hindi rin? Nag-migrate eh. Kasi guys, honestly, pag mag-migrate, I don't wanna speak for everyone, but for me, parang, alam ko nang magmamigrate siya eh. So, nung kami pa, medyo yung utak ko, hindi naman nag-move, pero gets. Pag alam mo nang aalis eh. Hindi, so, diba? Oh, so hindi rin ganun. The last one, yeah, medyo nandun ako dun sa sinasabi mo kanina na napapagod ka na. Pero pinipilit mo hanggang dulo. Tapos finally, nag-give up ka na. So, technically, yeah, sinunod ko yung 3-month rule. One out of three. Pero itong huli, hindi nga. But, yun nga. I think the 3-month rule is, honestly kasi, if it makes you happy, why are you even thinking about it? Why are there technicalities? Na kunyari, may nahanap kang iba. Ang pinupush lang natin is, sana naman, hindi mo pinagsabay. Yun lang. Like, sana naman hindi mo pinagsabay. Like kami, honestly, nakikita ko na siya before, nung kahit nung may relationship pa akong iba. Pero, bottom of my heart, wala sa konsensya ko talaga. Kasi alam natin talaga na hindi naman tayo ever nag-usap nung may relationship ako. Mm-mm. It was more of a happy crush. Mm-mm. So, nung naghiwalay kami, di yun na yung dun ako ng lande. I guess the 3 months kasi, parang naging ano siya, naging basehan siya na, oh, wala pang 3 months tapos nagkaroon ng bagong relationship. Baka pinagsabay or... Or ano, parang and hindi mo man lang... People say na, you disrespected the other person. Pero parang sa akin naman kasi, kung may mahanap ka talaga, and you know deep in your heart na hindi mo pinagsabay, parang ba't mo pipigilan just because para dun sa isang tao na technically hiniwalayan mo na or hiniwalayan ka na. Lalo na siguro pag ikaw ang hiniwalayan. Kasi yung una ko, ako yung hiniwalayan eh. So, technically, wala na kung... Mas wala kang responsibility kung ikaw yung hiniwalayan. Do you think so? Kung ikaw yung hiniwalayan kasi... Well, wala-wala ako doon sa responsibility, ganyan. Kasi people have their reasons also for breaking up with another person. So, honestly, kung unhealthy, tapos ikaw yung nakipag-break, and then you find someone na who's very good for you emotionally, ganyan, who's very, you're in a healthy parang relationship, kahit as friends lang, diba? Parang... Wala. Talagang nalulok down. Parang na. Masyado lang naging technical. Oh, masyado siyang nadikitan siya or nahaluan siya ng thinking na 3 months yung basis para masabi na it's okay for you to have another relationship. My first ex, yung 9 years, she had a boyfriend not 3 months after we broke up. No, this is not a shot at her, pero hindi ko naman yun dinamdam na dapat 3 months mo. Parang hindi ko rin naman. So I've been a victim of the 3-month rule and also a suspect. Nang gets mo? Mm-hmm. I've been on both sides of the 3-month rule. Hindi ko sinunod at hindi sinunod nung ex ko. Mm-hmm. So hindi naman ako na hurt or I didn't put meaning into it naman na. But at the same time, nung ginawa ko siya, honestly, there was a part of me that was stopped. Oh, di ba nung una tayong nag-uusap, parang sinastop ko sarili ko na magkagusto sa'yo na completely because kakahiwalay lang namin nung ex ko. But at the same time, if it makes you happy, bakit mo pipigilan sarili mo? So, ako din, hindi din ako naniniwala actually. Hindi rin ako naniniwala based on experience na kung masaya ka, bakit mo pipigilan? Parang ganun. Yeah. And kasi when you're in a relationship or parang when you break up with someone kasi initially 'di ba dapat yung reason mo is for you to grow. Kumbaga, for you to grow or para naman mas maging okay ka. So if whatever makes you feel better, edi go, parang bakit mo hayaan na mahinder ka ng time or ng
ng months. Basta nung mga limit na yan, yeah, or mga... And it's not like you have to explain yourself. Yeah. You also don't need to explain yourself. We've seen relationships. Other people. Na kakahiwalay lang, biglang may iba na. Yeah. We've seen that. Hindi natin alam kung pinagsabay or hindi. Mm. But, I was never the type, and you're also not the type, na i-judge na may kwento sila eh. Yeah, parang na hindi mo alam eh. We'll never know naman their story. Oo eh. It's just that ako, honestly, hindi ko gina-judge. Hindi ko gina-judge. Basta alam ko na the person broke up with the ex na before showing na. Before nagkaroon ng iba. Oo, before napakita na, oh, ito yung bago ko. Yung alam ko na, break na sila eh. So, di may bago. Hindi ko... Kahit agad-agad. Parang wala eh. Like, ganun eh. Naghiwalay kayo, may nakilala kang iba, na in love ka, then go. Pero, makikita mo din. Pero, may certain time frame na iisipin mo, rebound lang yan. Meron naman may certain talaga time frame. And then, when you pass that, na biglang, uy, hindi ah, seryoso pala sila. So, meron din. Well, it's always like that. Alam nyo naman, guys, honestly, breakups, very sensitive siya na topic. And then, you'll never really convince yourself na seryoso yung isang tao. Especially if yung tao na kilala mo yung, dun sa dalawang tao na yun, yung isa yung kilala mong nagkaroon ng ex before meeting that person. So, parang never mo naman, or not never, pero hindi mo i-convince sarilin mo na seryoso na kagad up until they pass a certain time, diba? Kasi even nga when we started going out, parang feeling ko, hindi pa. Kumbaga hindi pa. Kasi I was scared of being in a relationship again, ganyan-ganyan, or an infatuation lang ba to? Or what, diba? So, Tsaka feeling ko, kahit naman dun sa mga couples or dun sa tao na nandun sa relationship na yun, they also have that feeling na kapag medyo mabilis nga or kapag, diba? Nasa sa'yo din naman yun na parang may isip mo sa sarili mo, masyado bang mabilis, ganyan-ganyan. But, end of the day, when you're really happy with the other person, yeah, if the relationship is healthy, diba parang only time will tell naman kung saan mapupunta eh. Basta sa akin, if you're happy, just go for it. Oh, at saka, based on our relationship, if you stop yourself just for the technicality of 3 months, you might miss out on something. Because what if I believed in that? Nandiyan, wala pa 3 months after. So I stopped talking to you or I stopped dating you until 3 months after just because of that technicality. So pinigilan mo maging masaya or pinigilan mo maging part of a potential relationship na pwedeng yun na yun because of the person na technically naghiwalay nga kayo eh. So, it's another thing. You might miss out on something just because of this technicality. So kung time lang. And if you're really thinking about the other person, but if you're thinking about what the past relationship has done to you, baka yun pwede mo pang i-consider. Kasi, he didn't talk to me for a day because of takot trauma. Siya. Trauma siya eh. Yeah. May trauma siya, yeah, may fear siya na it's because of, wala, fear of being in a relationship again. Again, oo. Parang kasi magsawa ka lang muna. Gusto muna magpahinga. Actually, yun naman ang unang plano ko eh, was magpahinga muna sa relationships. Because I was, before that ex, I was single for like 1.5 to 2 years. And I was taking care of myself lang. So after that, napagod ako, medyo okay, magiging single muna ako, and then nakilala kita. So there was still a part of me na pahinga muna ako. But then, yun nga, parang ang pangit kasi pakinggan na... But, sorry. Ito na lang muna. Kung masaya ka, go. But please make sure. That one day that you're talking about was the time na I made sure muna sa sarili ko na gusto ko si CK, hindi lang siya parang panakip butas. Yeah. Because you also don't wanna hurt someone else. So, dalawang things ang isipin mo dito. Kung talaga masaya ka, go na, wag mo nang isipin. Pero kung hindi din naman,
huwag mong paasahin yung bago. Oh no, and it happened to us kasi depende yan sa mga tao. Honestly, if the person is okay, single muna ako, I'll enjoy myself or ano muna for fun lang. So if makahanap ka ng tao na okay, sige, happy happy lang kayo, happy go lucky kayo. Pero sana naiintindihan yun. Edi, oo. Same diba, page parang, naman. Make sure naman guys na kung ganun yung agenda nyo muna dahil single kayo, pwede like i-communicate yun ng maayos, di ba? Hindi kami advocate ng mga ghosters. Oo. So, di ba, kumbaga sabihin nyo, okay, kasi may mga ganun naman tao na wala lang, they just enjoy themselves, kumbaga, ini-enjoy lang nila yung company ng isa't isa. Yeah, yeah. Pero if, like, when I met Mikee, hindi ako fan ng ganun eh, parang enjoy lang. So I told him, ako mismo nagsabi sa kanya, na parang, if this is just for fun, wag na lang, wag na tayo mag-usap kasi I know myself too and sobrang ano ko, sobrang madamdamin ako. So I know na kapag nagtuloy-tuloy tas for fun lang pala, I know I'll get hurt. So kaya din kami na uwi doon sa one day naman ang usap kasi ako mismo sa sarili ko, which I think for girls isn't a bad thing naman for you to be vocal about something like that na if for fun, wag na lang. Like, I think the most important thing is I don't care. Ako kasi hindi ako nag-judge ng relationships eh. Alam ko, wala akong pakialam kung kayo, kung open relationship kayo na pwede kayong mag-date ng iba or fubu lang kayo or sobrang close ninyo pero hindi kayo. Wala akong pakialam. I think the most important thing lang is same page sana kayo. Oh. Kung baga nagkakaintindihan kayo na kung ganito tayo, ganito lang tayo. Kung ganito tayo, ganito tayo. Uh-huh. So, as long as same page kayo nung bago, parang regardless na kung anong and kung judge. Kayo din naman yung victim, like ako, there was a time na ako naman yung naging victim nun, okay lang eh. Kasi, kung mahal mo nga yung tao, kasi kung naghiwalay kayo, at the end of the day, nagmahalan kayo eh. Or mahal mo pa din kahit konti, di ba? Meron pa din naman, hindi naman mawawala. I think, why will you stop the person from being happy just because of a selfish reason na hindi mo man lang hindi ka man lang naghintay ng 3 months? Parang ikaw yung naging selfish pa eh. Diba? Parang, give it to yourself na din. If hindi ka pinili, edi okay. O respect yourself na enough kung dun siya masaya, then go. Pero parang for me, ikaw pa yung selfish. It's easier said than done. Kasi syempre, diba? Pag nandun ka sa situation na yun, parang paano ako mag-move on? Bakit ang bilis? You'll always be in that place at some point or kahit once lang na parang ba't ang bilis, bakit biglang ganito, bakit biglang ganyan. But, alam mo yun, end of the day, you just need to remind yourself na if iniwan ka nga, you deserve better. Yeah. So, someone else or someone will come. Tapos parang, alam mo yun, parang isipin mo na lang muna sarili mo. Tama. Basta kung masaya ka, masaya ka. Yan ang lagi ko narinig sa Reels ngayon. There is a quote there na as long as you're happy, it doesn't need to make sense to anybody else. Kahit yung ex mo. Kung masaya ka, masaya ka. Hopefully lang, hindi mo rin sasaktan yung bago or papasahin mo. So, from CK and Mikee, again, we're not speaking for everyone. Kami lang to. Obviously, podcast namin to. Kung masaya ka, go. Hindi kami naniniwala sa 3-month rule. Whether it be the victim ka or yung, ano bang suspect? Whether it be ikaw yung gumawa or ikaw yung ginawan na hindi sinunod yung 3-month rule or ikaw hindi sumunod ng 3-month rule, it doesn't matter. As long as you're happy, go. So, yun. So, there you go. That is our 3-month rule take. We don't believe in it and hindi na namin ma-apply kasi hindi naman sana hindi na namin hindi naman na natin ma-apply. No? Hindi na. Hindi na. Okay, there you have it. My name is Mikee Reyes. And I'm CK. Take care of yourselves, take care of each other. Peace and love and see you on the next episode of Sa Totoo Lang.